Welcome back mga katropa sa ating channel. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung technique at sikreto dun sa aking pagwawiring. Isa lang to sa sikreto natin mga katropa para magawa natin ng maayos yung ating trabaho. Siyempre mga katropa, unang-una kailangan natin ng test light sa pagwawiring. So napaka-importante ng test light mga katropa para hindi natin nahulaan yung trabaho. Meron akong video tutorial dyan sa ating YouTube channel kung paano gumawa ng DIY na test light para magkaroon kayo ng sariling ganito. At pangalawa mga katropa, ang napaka-importante sa akin ay yung ito, maliit na notebook ko. Halos 5 years ko na itong ginagamit. Napaka-importante nito sa akin dahil dito ko nilalagay yung mga importanteng bagay na sa diagram, lalo na sa CDI at sa iba pang mga bagay na yung tipong hindi mo makakalimutan or tipong pwede kang mag-double check. Dito mga katropa, itong maliit na notebook na to, ito yung aking basihan kapag nag-double check ako kung tama ba yung diagram ng aking pagmumodify ng CDI. At higit sa lahat, hindi naman porque marunong ko na sa pagwawiring, hindi mo na kailangan to. Ako, matagal na ako nagwawiring, bihasa na ako sa pagwawiring, halos lahat ng coding alam ko na, pero napaka-importante pa rin na mayroon kang basihan at mayroon kang nililista para hindi mo makalimutan. So ano ba yung nasa loob mga katropa? Ipapakita ko sa inyo at kung mayroon kayong time na gayahin kung ano yung nasa loob ng aking kodi ko, pwede nyong gayahin mga katropa dahil malaking bagay ito sa ating pang-araw-araw na hanap buhay at malaking bagay kapag mayroong motor na hindi mo mahanap pa ng CDI, dito pa pwede mong gawin sa pamamagitan ng mga diagram na to. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain diyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Isa-isahin natin mga katropa yung nakalista sa loob at pwede niyo ring gayahin kung gusto niyo para meron rin kayong sariling kopya ng katulad sa akin. So dito mga katropa, diagram to ng iba't ibang klaseng CDI. Ito yung diagram ng ating CDI ng Yamaha STX-125. So dito meron tayong kwadrado, tapos kwadrado yung ano ng Yamaha STX-125, at meron tayong meron akong symbol na ginagawa para malaman ko kung saan ba yung yung tamang pwesto ng bawat pin. Yung symbol na to, ito yung lock ng ating CDI, yung clip, yung pinipindot natin, ito yung symbol na yan. So kung yung symbol na yan kung yung lock ng CDI nyo ay nakaharap dito, ito yung mga pwesto ng bawat wire. Dito yung brown wire, yung accessories wire ng ating motor. Dito yung black na mayroong lining na blue, ayan yung negative ng ating pulser. Dito yung blue, yellow wire, ito yung ating pulser. Ito yung green, ito yung black, ito yung ating negative. At yung orange, ayan yung ating papuntang ignition coil. So ayan yung diagram ng ating STX-125. Dito naman, ito naman yung ating Mio Soul Yamaha. Ito yung kanyang symbol, yung lock ng ating CDI, yung clip ng ating CDI, lock niya. So dito yung white red, ayan yung ating pulser. Dito naman white blue, ayan yung ating pulser. Orange, ayan yung ating papuntang ignition coil. Black, ayan yung ground. At brown, ayan yung ating accessories wire. Next na page tayo. Ito yung Raider 150 at Mio Amore. Yung Raider 150 at Mio Amore mga katropa, magkaparehas lang sila ng CDI. So salpakan lang yan. Kung Mio Amore yung motor mo at meron kang Raider 150, salpak mo lang. Kung Raider 150 yung motor mo, meron kang Mio Amore na CDI, salpak mo lang din. So dito sa CDI mga katropa, andito yung lock ng ating CDI socket. Ito yung clip ng lock natin. Dito, andito yung brown mga katropa, ayun yung ating accessories wire. Yung black, yung ating ground. Yung white blue, ayan yung ating pulser. At white red, ayan yung ating pulser negative. At dito naman yung orange wire, ayan yung ating ignition coil. So Raider 150 at Amore, same lang ng CDI. Dito naman tayo sa TMX-155 Honda. So sa TMX-155 Honda, nahahati yung kanyang socket. Kasi dun sa TMX-155, meron tayong dalawang socket. At ito yung kanyang clip ng lock. At sa kabila, ito naman yung clip ng kanyang lock. So dito sa baba, black red, ayan yung ating primary, dyan nakalagay. At dito naman, black white, ayan yung ating kill switch, dyan nakalagay. Sa kabilang side naman, blue yellow, ayan yung ating pulser. Dito naman sa kabila, black yellow, ayan yung ating ignition coil. Ditong dalawang to, parehas ang ground. So sa TMX-155 mga katropa na CDI, itong dalawang to, pwede mo nang pagsamahin yan at ilagay mo sa ground.
Next natin, XRM Honda 110. Ayan. Sa XRM Honda 110 mga katropa, andito yung kanyang clip ng lock ng CDI. So dito, meron tayo ditong blue, yellow, ayun yung ating pulser. Dito naman sa side na to, ito yung ground natin. Dito, black, white, ayun yung ignition kill natin, kill switch natin. Dito naman sa kabila, black, red, ayun yung galing ng primary. At dito naman, black, yellow, papuntang ignition coil. Next, sa Honda Wave 125, ito yung 4-pin. Kasi may mga Honda Wave na 6-pin, merong Honda Wave na 4-pin. Ito yung Honda Wave S. So ito yung lock ng kanyang CDI. Sa taas yung clip lock. Blue, yellow, ayun yung ating pulser. Dito naman sa side na to, ito yung ating positive. Yung accessories wire. Dito naman sa kabila, ayun yung ating ground. At dito naman sa kabila, ayun yung ating black, yellow, papuntang ignition coil. Next natin mga katropa, ito, Lipan 110 tsaka Fury 125. Yung Lipan 110 tsaka Fury 125 mga katropa, same lang sila ng CDI. Talpakan lang, kung meron kang Fury 125, pwede mong isalpak sa Lipan 110. At kung meron kang Lipan 110, pwede mong isalpak sa Fury 125. So ang Lipan 110 mga katropa, kadalasan ginagamit natin to sa pag-convert natin ng CDI. Ito yung tinatawag na 4-pin CDI. So ito yung lock ng ating Lipan 110 o Fury 125. Andyan yung clip ng lock niya. Dito meron tayong blue, yellow, ay yung ating parser. Dito naman sa baba, andyan yung ating ground, GND natin, ground. Dito naman sa kabila, andyan yung ating positive. At dito naman yung black, yellow, papuntang ignition coil natin. Ang susunod natin mga katropa ay Baraco 175. Ito yung kanyang CDI. At ito yung lock ng ating clip o lock ng ating socket ng CDI. Dito nakapwesto yung white, green, ayan yung ating pulser. At dito naman sa bandang dulo, ayan yung brown natin o yung ating tinatawag na accessories wire, positive na CDI. Dito na naman ay black, ayan yung ating ignition coil. At dito naman ay sa gitna, black, yellow, ayan yung ating negative ng ating CDI. Next natin, ito naman mga katropa, kopya to ng domino switch. Yung iba't ibang kulay, yan nakikita nyo sa picture, ito yung kanyang coding. Yung yellow and brown, kadalasan bakante na yan, wala nang gamit yung wire dyan ng yellow at saka brown. Yung white and orange, yung white wire tsaka orange wire dyan sa nakikita nyo sa domino switch, ayan yung ating connection ng passing light. Yung black, white at black wire, ayan yung ating kill switch. So yung black, white dyan, tapos yung isang solid na black, kill switch natin yon dyan sa domino. Tapos next naman natin yung red, yellow, ayan yung ating main supply ng headlight. Nakikita nyo yung wire dyan na mayroong red na mayroong lining na yellow, main supply. Tapos yung blue tsaka green wire, ayan yung ating high and low. Yung blue wire, ayan yung ating high beam. At yung green, ayan yung ating low beam. Sunod natin mga katropa dun sa wire ng ating domino switch, yung red black, ayan yung main supply ng ating flasher. Dun naman tayo sa brown na mayroong lining na green, ayan yung signal light natin sa kaliwa. Next natin yung brown na mayroong lining na gray, signal light sa kanan. Tapos yung brown na mayroong lining na black, ayan yung connection ng busina. Next na wire natin ay yung red na mayroong lining na blue, at yellow na mayroong lining na red, ayan yung connection ng ating starter. Next natin yung brown na mayroong lining na red, ayun yung connection ng ating hazard. Dito sa ating domino switch mga katropa, kailangan nyo ng dalawang diode, 6 amperes or 9 amperes, walang problema, basta kailangan natin ng dalawang diode para mailagay natin yung hazard o maiwiring natin yung hazard dito sa ating domino na switch. So next natin mga katropa, ito naman yung tie switch na uso ngayon, yung usong-uso ngayon na kinakabit ng mga Honda Click at mga NMAX ito. So para magkaroon na kayo na idea yung kung ano yung mga kulay na wire na andyan sa nakikita nyo sa picture natin, yung light green na wire dyan, ayan yung signal light natin sa kanan. Yung brown na wire dyan, signal light natin sa kaliwa. Yung brown black, ayan yung main supply ng ating flasher. Yung yellow na wire dyan, ayan yung ating high beam. At yung green wire, ayan yung ating low beam. At yung blue black, blue na mayroong lining na black, ayan yung ating main supply ng ating headlight dun sa high and low. Yung black, ayan yung ating busina. Tapos light blue, ayan din yung ating busina. So magkahiwalay sila ng wiring yung busina. Dalawa sila, maaaring yung black ilagay mo sa negative or sa positive, depende sa trigger ng busina mo. Basta yung black wire tsaka light blue na wire, busina yung connection yan. Yung dark green mga katropa pa, ayan yung ating passing light pag mapapassing ka. Yung light brown, may makikita kayong light brown dyan, ayan yung ating fault light doon sa kaliwang handle yan ha, doon sa right handle to mga katropa. Yung brown dyan sa right handle, ayan yung ating fault light. At yung light blue, ayan yung on off, katayan ng ilaw nung bawat pindutan. At yung yellow, on off din yan, yung ating kill switch.
Okay, so dalawang yellow meron dyan mga katropa sa tie switch, at dalawang light blue rin ang meron dyan sa tie switch. So yan lang mga katropa yung mga nakalista rito, para hindi natin makalimutan yung diagram ng CDI. Malaking tulong to mga katropa, kasi dito mo madodouble check kung tama ba yung gawa mo, or minsan nakakalimutan natin yung mga diagram at hindi naman natin pwedeng isaulo lahat yan dahil masyadong marami. Kaya napaka-importante na maglagay kayo ng listahan para in case na gusto niyo mag-convert ng CDI, meron kayong pagtitignan, meron kayong pagbabasihan kung tama ba yung pagdadiagram natin mga katropa. So ayan yung importante sa pagwawiring ko, itong sinusulat ko na diagram, importante sa akin yan pag nagwawiring ako. 5 years ko na ginagamit to. At syempre importante itong ating test light. So yung dalawang yan na nakakatulong sa akin para nagagawa natin ng maayos yung ating trabaho at hindi natin nahuhulaan yung ating ginagawa. So ayan mga katropa, kung gusto nyong i-note, gusto nyong ilista yung mga nakasulat sa akin dito, pwede nyong gayahin para magamit nyo rin sa inyong shop o dun sa ginagawa nyo mga katropa. So sana mayroon kayo natutunan mga katropa sa video natin. Maraming salamat, God bless, at ingat sa pagwawiring.